Good evening. Ayon. What's good in the hood? Welcome to Fresh FM, your favorite hit music station. My name is D Hill, and with me right now, kasama ko yung mga nagagwapuhang all male hip hop group na nagmula sa Taguig City represent. Ito na nga kasama natin dito sa Fresh Sound. Gusto natin malaman ano bang bago sa kanila at syempre para makilala pa natin sila ng husto. At ngayon ay napapakinggan at napapanood tayo live na live sa Facebook Live natin, facebook.com/freshfmph, at syempre sa YouTube Live din natin, it's youtube.com/freshfmph. O yan, ang dami kasing mga platform tayong nilalabasan na talagang kumbaga gusto natin mapakinggan nyo yung ating Fresh Sound. At eto na nga, kasama ko, huwag na natin patagalin pa, narito na ang Disktrack. Ayan, magandang gabi sa inyo. Good evening mga ka-Fresh FM. We're Disktrack. You know. Ayan. Bago tayo magsimula, mga brother, pakilala muna kayo at kung meron kayong probinsya, pwede nyong batiin. At I'm sure meron nakatutok sa atin na naka-probinsya na din o siguro kapitbahay nyo dyan sa Taguig. Okay. Ako si Dan ng Disktrack. Bali, binabati ko yung mama ko, nanonood dyan for sure. Tsaka yun. Si Abigail Aguinaldo, si Baby Case ko dyan. Bali, tsaka lahat ng mga nakakilala sa akin, shoutout sa inyo guys. Yes. At ako naman po si RJ ng Disktrack. Pag dito binabati ko sila Airmax na nanonood, sigurado rin nanonood ngayon. Siyempre, supportado yan. At si Papa na nasa QC ngayon, nanonood din. Malamang sa malamang. Sound? Ngayon. Yes. Gusto natin malamang. Aaron nga po pala. Binabati ko lahat ng taga-Taguig. Yes. Yun! Taguig Hip Hop Connection. Yun! Uskim! Uskim! Ako nga pala si Cedric Allen ng Disktrack. Siyempre, binabati ko rin yung family ko sa Pampanga, mga RS family, sa mga Taguig Hip Hop Connection, siyempre. Tapos sa Uskim, tsaka Straight MNL, yun lang. Yeah. Ako nga pala si Sin ng Disktrack. Binabati ko nga pala lahat na nanonood dyan. Saka sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. Sa kapatid ko, baka nanonood kayo dyan. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah, boy! may nagbanggit sa inyo kanina na meron ding taga Mindanao. Sino nga ulit yun? Ikaw ba yun, Z? Apa, apa. Ayun, sa Surigao ba? Tama? Mga taga Agusan del Sur tsaka del Norte tsaka mga kamag-anak ko sa Surigao tsaka sa Cotabato. Yeah. Ayun, sakto. Kasi yung nanay-tatay ko nasa Butuan naman. Eh, okay. Kalapit lang yan ng Surigao. Pero may alam kang konting Bisaya? O ano lang, juts lang, juts. Gandang gabi sa inyong tanan. Ayun! Pangayala. Oo, di ba? Sa Waray pala yun. Waray, oo nga eh. Pero nabanggit nyo kanina, Taguig Hip Hop Connection. Ano ba to? Grupo ninyo dyan sa Taguig? O parang meron kayong community ng mga hip hop groups? Okay. Mm-hmm. Community siya ng Taguig po. Halos lahat po ng rapper na taga-Taguig, nasa isang GC lang po. Binabati namin kayo guys. Binabati namin silang lahat. Ayun, oo. So bale, itong grupo na to, yung Taguig Hip Hop Connection, doon kayo nang galing, doon kayo nagsimula, o paano ba nabuo ang Disktrack? Yung Disktrack po nabuo po way back 2014. Mm-hmm. Magkakasama po is ako muna, si RJ, tsaka si Zin. Then, dati po nag-rap na po kami, tapos gumawa na lang din po kami ng grupo, tapos niyaya po namin si Cedric. Tapos, mga 2018 po, napasama na rin po to si Dan. Pumasok na po ako. Pumasok na siya. Siya na yung pagbulo, no? Para may panabla. Pero di pala pa pong Taguig Hip Hop Connection ata. Hindi ko sure kung meron na. Bago lang yung Taguig. Kumbaga, mas naunang nabuo yung Disktrack bago pa yung Taguig Hip Hop Connection. Siguro po. Hindi po kasi di namin alam yung ano nila. Yung Taguig Hip Hop Connection po kasi is community po. Hindi po siya group. Okay. Pag community, so ibig sabihin, parang isang ano lang talaga to. Kumbaga, community lang po ng rappers. Community, pero hindi sila, wala din silang grupo na parang, iba-iba, okay. Mm-hmm. Ayun.
So paano nung nagsimula, kayo 2015, medyo bago pa, pero ano ba 'yan? Parang dahil gusto niyo yung hip hop na natugtugan, kaya kayo nagkasundo na okay, buo na lang tayo ng grupo. Kasi 'di ba usually syempre pwede ka rin naman mag-solo, or sabihin natin pwede namang dalawa lang kayo, pero kayo parang sabihin natin parang boy band. Pero syempre hip-hop group, lima kayo, parang syempre mas masaya, 'di ba? Kumbaga mas marami, mas masaya. Pero ano ba yung rason kung bakit ganyan kayo, yung members ganito kadami? Kumbaga naging lima kayo. Actually po, nasa 11 pa po kami. Okay. Ah, ganun. So ibig sabihin, absent pa yung 6. Parang sa basketball po, kami po yung first 5. Ayun, oo. Parang PBA lang, no, starting 5. Tapos yung 6, ano muna, sa ano muna, bench muna. Bench muna. Upo muna, pahinga muna. Oo. Ah, kaya siguro so, ganito, ano, kasi yan, oo. May yung dalawa sa amin, kumakanta, tapos yung iba nagra-rap. Parang ano, para balance yung ano, hindi puro pakantay yung rap, may nagra-rap, may kumakanta, parang ganun. Para balance siya. Balance siya with S, di ba? So, balance S. Balance S. Okay. Oh, tsaka maganda yun, may iba't ibang blending eh. So, kumbaga, may distinct sound din ang diss track. Yung una ko nga mapakinggan yung first single nyo. Tama ba? First, Biyahe? Yung hindi naman po first single yun, sir. Madami po kami naging kante. Madami na, oo. So parang... Madalas na ata yun, yung Biyahe. Ayun. So ibig sabihin, dahil nas... A third, ayun. Ang dami nyo na pala nalabas na kanta. And sa mga... Sa mga kanta na nagawa ninyo, ano ba usually ang sabihin natin yung lyrics, merong isang gumagawa sa inyo, may isang sumusulat, o parang kahit sino na lang, kanya-kanyang verse, kumbaga? Ayun po, marami rin po nagsasabi sa amin ng ganun kung may isa lang po. Bawat ano po, bawat verse po, wari po, ako yung chorus, ako lang po yung susulat ng chorus. Tapos pag verse niya, siya lang rin po, ganun. Individual po talaga yung sulat sa amin. Pero yung topic namin iisa lang. Isa lang. Mm-hmm. Iisa lang. Kasi may goal kami. Yun. Dapat focus ka doon. Oo. Kasi parang ang ano naman, no? Parang joke time naman kung ang topic nyo babae, pero yung isa pinag-uusapan. Topic to isa lalaki. Kasi yung isa sa gobyerno. Oo, ganun. Labo na. Kaya nga eh. Pero sa topics ninyo, hindi kayo limited dun sa ano ba yung pwedeng pag-usapan natin, about sa buhay-buhay ba, about love ba, or about ano yung madalas yung kumbaga maging theme ng mga sulat niyo, or depende lang talaga kung anong maisipan. Mas madalas po yung ano eh, pambroken, kasi danas po kasi ng bawat isa sa amin yun dito. Galing po sa hinagpis. Ayan. So sad boy. Sumasad boy. Para mas marami rin makaka-relate. Kasi feeling lang namin pag mas malungkot yung kanta, parang mas malalim na ikinig. Kasi lahat naman pinagdadaanan nila rin siguro yung gano'n. Kumbaga marami nakaka-relate. Pag gumagawa rin po kami ng topic, minsan wala, hindi talaga nangyari sa buhay namin. Yung parang nilalagay lang namin yung sarili namin lagi sa topic. Ayun. Subukan natin, kunwari na ganito tayo. Ganun. Oo. So parang ini-imagine nyo na lang na kung halimbawa ganito mangyari, ganito yung reaction nyo. Abo. Ayun. Galing. Pero siyempre, hindi po kasi kami idea ganun. Ay, oo, maganda 'yan kasi talagang yun nga eh, speaking of ideas, kaya sa inyo na magkakasama, hindi ba nagkakaroon ng siyempre normal naman sa isang grupo na may konting mga di pagkakaunawaan, pero paano niyo na nagagamot yung mga ganun? Kasi minsan, siyempre iba yung idea mo, iba ito, tapos gusto mo siyempre yung idea mo, yun din ang masunod or mapakinggan. Paano kayo nagkakasundo? As a group. Give and take lang po kasi kami lagi. May magtatampuhan kami siguro ng mga isang araw, dalawa, tas panag-usap kami ulit sa GC namin, bati-bati na kami ulit. Lalo na po pag personal kasi, pag sa Facebook kasi, parang ano eh, parang mahirap pa ipag-usap sa tao. Pag-chat. Walang expression kasi masyado. Correct. Kapag personal na, wala na. Bati-bati na kami agad. Tsaka hindi naman po masyadong malalim yung pinag-aaway namin sa ano. Puro edits lang. Sa edit lang po kami nagkakaaway, pero sa... Ay, kakaaway ba yun? Yung kakaano lang po. Nagkakatampuan lang.
Pero ayun, sa mga lyrics, ganun, title, talagang mm-hmm. ano kami yung lahat. Oh, kasi di ba, kung maisipan ng isa, syempre meron ding say yung isa mm-hmm. and syempre, kayong lahat, may kanya-kanya din kayong opinion. Yes, kaya syempre, yun yung ano eh, yun yung talagang kailangan na magkasundo kayo. Pero para din kayo mag-jowa pala kasi kung mag-aaway kayo ngayon tapos bukas, batiin na. Parang, kumagaano muna. Parang tahimik muna. Parang, imbis na magtalo kayo or magsagutan kayo, lilo muna. Parang chill muna, palamig ulo. Pagka next day, bro, kumusta? Ganun na kagad. Opo. Puro inuman. Meron ba? May lambingan ba kayo sa ano sa GC? Para talagang ano, kumbaga yun na yung sign na bati na tayo kasi ganyan na yung usapan. Ano po sa amin pagka may mga ganun po kami, ayaw po namin ng kami lahat kami. Hindi kami nagsusorry sa ano sa Facebook, sa Messenger. Mm-hmm. Personal po kasi kung gusto mo akong kausapin kasi siya po kasi pinakaano namin sa pinaka-head nito ng grupo na to. Oo. Siya po kasi lahat gumagawa ng beats namin, ng mga instruments siya rin nagpo-provide, tapos edit siya rin po, tapos mga visuals namin na picture siya rin po. Oo. Siya lagi nagsasabi, kung may galit kayo sa isa't isa, magkita kayo, mag-personal kayo, mag-usap parehas. Ganun po kasi. Kaya para, siguro, na-manage na okay po yung grupo namin. Ayun po kasi maganda sa amin eh. Hindi kami pare-parehas mga pride sa isa't isa. Ayun, oo. Kasi... Oh, mahirap yung pride, bumubula yan. Tsaka, di ba? Tsaka parang naging tatay, ano? Kasi siya yung magsasabi sa inyo na, oy, magbati-bati kayo. Pero alam nyo, maganda yun, ha? Kasi, kumbaga, minsan, tayo kasi, pag nagkamali tayo, akala natin, pagka minessage mo, tinext mo, na nag-PM ka lang, ganyan, okay na eh, di ba? Pero, maganda yung sa inyo kasi, tama nga naman, mas okay, mas, kumbaga, kung hingi ka ng tawad or magsosorry ka, hingi ka ng pasensya, mas maganda pa rin o mas effective pa rin. Kahit sabihin mo, nasa digital world na tayo, kumbaga, mas effective pa rin yung personal, di ba? Yung makita mo, yung sinceridad ng tao. Sincere talaga po. Oo. Kaya siguro yun yung nagpapakatatag. So, yun ang mahirap eh. Pag maraming taba, matatagtag talaga. Ayun. Banda. Apir tayo para tayo diyan. Hindi nga, ibig sabihin nga, yun yung nagpapakatatag sa grupo ninyo, 'di ba? Talagang yan yung mga ano, yung mga tabang yan. Nagpapakatatag. Nagpapakatatag, 'di ba? Kaya ang saya kasi nakikita ko nga yung vibe ng grupo, parang good vibes. Kumbaga, ano lang, happy go lucky. Sabihin natin ngayon pandemic. Paano ba kayo nagko-cope? Sabihin natin paano niyo nilalabanan kasi lahat tayo meron tayong kanya-kanyang dreams, may mga pangarap tayo. Pero minsan yung mga gantong points sa life natin na hindi natin na-expect, minsan parang nawalan tayo ng gana. Pero paano kayo na-motivate pa din? Kasi especially now, of course sa industry natin, kasama din ako, medyo miss na natin yung mag-perform live, walang masyadong mga gigs, 'di ba? Walang masyadong mga gigs. Pero paano pa rin kayo paano kayo na na-inspire pa rin gumawa ng kanta tapos ituloy niyo yung mga dreams niyo as a group? Dahil sa mga ano, sa akin po at dahil po sa mga local rapper ngayon, lalo na yung inapasok yung mga challenges, yung 44 verse challenge, yung mga ganun. Oo, yun. Solid po. Tsaka ano, naiinip din po kasi kami. Naiinip din po kasi kami pag di kami nakagawa ng isang kanta sa isang buwan. Mainipin po kasi kami lahat-lahat kami, magchat kami. Uy, ganito, ano na. Ganun. Gusto nga namin kung pwede lang po araw-araw kami gumawa eh. Dati po kasi, nagsama-sama po kami sa isang bahay. Tapos nakapag-release ng maraming kanta. Sunod-sunod. Tapos nung na-stop yun, nagkanya-kanya kami ulit. Doon po bumagal yung ano namin, yung paggawa. Pero nandun pa rin po yung ano, yung siyempre kahit naman po hindi kami nakakapag-record ng kanta, nasulat po rin po, nagtatasa pa rin kami sa utak namin na para mas pag lumapit kami ulit, matalas pa rin po ano yung mga ganun. Practice. Saka sumasabay rin po kasi kami sa ano, alo ng hip-hop kung saan ano, kung ano yung mas maganda, kung ano yung uso, sumasabay kami, hindi kami nagpapaiwan, siyempre. Tsaka ngayon, sa lahat ng mga nangyayari, magandang ano eh,
Kumbaga magandang makakuha pa rin kayo ng mga ideas or makakuha kayo ng sabihin na natin din yung parang motivation nyo na gawin yung isang bagay dahil yun nga tulad ng sabi niyo talagang ano eh lagi kayong merong naiisip na gawin or merong kayong naiisip na kanta na gusto nyong isulat or gusto nyong gawan ng beats ganyan. Ano ba madalas nauuna, yung beats o yung lyrics or yung mismong ano words? Halo po kasi depende. Minsan po beat, tas minsan po lyrics, minsan nga tono lang po tas walang lyrics eh. Parang ito okay. Na producer. Ganito na parang ganun po. Tas biglang yun na. Oo. Ayos. Halo. Oo. Tsaka siguro isang advantage nyo rin as a group kasi ang dami ko na rin mga nakausap na banda, grupo or hip hop group or kahit ano pa man na kumbaga ngayon kasi medyo ang dating or sabihin na natin yung way para makapag-record eh kanya-kanyang ano, kanya-kanyang record sa bahay ganyan, minsan lang makapunta ng studio. Pero kasi kayo, siguro yung common denominator, lahat kayo taga-Tagig. So, ano ba 'yan? Magkakapit bahay kayo, magkakalapit ng bahay o kabilang kanto lang ganyan, kabilang barangay? Magkakaiba lang po ng barangay. Barangay. Ayun. Oh, isang barangay lang yung agwat po namin. San tricycle yun. Lang. Oo nga eh. Ito halakarin. Kaya nga natutuwa ako nung nakita ko kayo. Sabi ko, syempre lima kayo eh. So pinagandaan ko parang limang frame dito sa ano, sa YouTube live. Tapos sabi ko, ay, ako isang bahay, kumbaga isang ano lang, isang account lang, Disktrack lang, tapos nandiyan na kayo lahat. Ang galing. So ibig sabihin, pag halimbawa yung isang barangay naka-lockdown, so alams na kung sino yung hindi makakasama sa ano, sa practice o sa banding. Makakaalis. Depende po kung matigas ulo. Pag mahal talaga pag-arap. Gagawa, oo. Ganun po ginagawa. Sa bagay, oo. Totoo naman. I mean, real talk. Kumbaga, barangay lang naman, eh, diba? Hindi naman, hindi ka naman kailangan pang bumiyahe pa kung nang malayo para lang magsama-sama kayo. So, ayan. Basta, anything for music, diba? Tsaka for the passion. Ganyan. Ang ginagawa nyo. Pero, meron bang ano, sabihin natin, sa grupo ba ninyo, nagkaroon kayo ng parang sabihin na natin, yung meron bang time na naisip nyo na parang mas okay siguro kung halimbawa mag-solo or sabihin natin, may nagkaroon ba kayo ng ganong parang pag-iisip na ano? Or talagang mas solid pa rin yung grupo nyo ever since nung nag-start kayo? Lagi po kaming ano eh, dito, gumagawa po kami ng solo pero wala po kaming ano. Mm-hmm. Wala po kaming doubt sa isa't isa na, ay, ba't gumawa siya ng solo? Hindi kami kasama. Wala po kasi kaming, ano eh, ganun eh. Diba pag gumagawa kami, susuportahan lang rin ang isa. Wari siya lang po gumawa, susuportahan namin siya. Ganito, ganyan, ganito ko lang. Kasi bigayan din kami ng ganun eh. Tsaka hindi ibig sabihin naman na gumawa kayo ng solo project or ng solong kanta, iiwan mo na yung grupo, diba? So, ayun. Talagang, ano, kumbaga, mas solid pa rin yung samahan. Pero bukod dun sa paggawa ng kanta, syempre, given na yan eh. Yes. Yung bonding ninyo bilang ano, magtotropa, na nagagawa niyo pa ba ngayon, pandemic, o Dira parang sinasabay? Pero, pero pag nagkita po kami, talagang sulit talaga. Ulitan. Hanggang bonding talaga. Sabang bonding. Ano ba usual bonding? Kinabukasan. Ano ba yan? Inuman o bumiyahe? Anong madalas yung gawin? Lalaro kami uno. Nagpe-prayer meeting minsan. Ayun! Puro prayers lang. Prayers lang. Hindi po, asama lang po yun. Bali, para ano, habang nag-minom naman, nag-uusap ng mga plano, anong kanta yung gagawin sunod, anong step yung gagawin, mga adjustment, mga ganun. Yung mga ganun po kasi kami yung tema eh, yung pagka nag-usap kami ng seryoso, kailangan walang ano, walang magjo-joke na magjo-joke. Pag gano'n ang joke, gano'n kami. Oo. So, kahit sabihin mo. So, ibig sabihin, kahit halimbawang inuman, pag may pinag-usapan kayong seryoso, kailangan, kumbaga, focus muna doon. Yes po, ganun po kami. Ayun. Sino bang ano? Meeting. Sana okay. Namin namin yung ano, no? Yung mga may grupo dyan. Sana naman. Oo naman. Na, siyempre. Huwag kayo magpahanginan sa isa't isa. Nako. Mahirap. Mahirap, oo. Kasi minsan, ano eh,
Sa amin sa Bisaya may tinatawag kaming term na yung ano, pataasan ng ihi. alam mo so, yun yung parang po, diba? Nagsasama-sama sa isang grupo tapos isa't isa naman ayaw supportahan, wala rin. Ayun nga, oo. Yung tipong magaling yung ginawa niya tapos sagsasapawan sila ngayon. Pagalingan. Pag magaling yung isa, dapat matawa kayo kasi may magaling. May magaling sa grupo niyo. May inspire kang galingan din para pantay-pantay kayong magaling. Saka lahat kayo bit-bit eh. Lahat na mga bit-bit yung isang grupo lang kasi binibit-bit yung pangalan. Saka ano, saka wala naman kasi kami dito ngayon. Sa inyo po, sir, wala po kami dapat dito ngayon sa pag-interview ng mga ganito. Kung hindi rin namin pinagsikapan lahat. Mm-hmm. Pinagirapan din po kasi namin. Marami rin kaming binuhos talaga. Kaya deserve niyo yan. Kami sa mga interview na kung saan-saan. Oo nga, tama. Deserve niyo yan. Tsaka, syempre, sabi ko nga, kung ang success na isang grupo, depende talaga yan sa mga miyembro. Kung lahat ay nagkakasundo, di ba? Walang competition. And yun, sige, balikan natin yung masasayang bonding nyo. Kasi nabanggit nyo nga, pag nag-usap kayo, kahit nagiinuman na or may kasamang alak, minsan pag seryoso talaga. Pero sino ba madalas sa inyo mag-joke? Sino ba yung clown? Yung clown ng grupo. Sino yung kwela? Pero lang po sa kanya, bira lang po kasi 'to mag-joke eh. Pagka seryoso. Pag nag-joke 'to nakakatakot eh. Ayun, sige, paano yung nakakatakot? Example mo ngayon nakakatakot na joke. Kasi X ka na, hindi ka nakakatakot sa grupo. Grabe yung biro. Oo. Nakakatakot yung joke. Oo, oh, di ba? So, tapos, syempre, kung lahat kayo nagjo-joke naman, sino naman sa inyo yung pinakatahimik? Yung parang laging seryoso o may ganun ba? Wala. Hindi po ito. Hindi seryoso po siya. Hindi lang po yung, ano, yung sobrang ano, parang weirdo naman po yung tao. Malakas po yung magawaan eh. Kasi kami, kamata-mata lang kami eh. Pag nagtingin na kami sa mata, laugh trip na agad yun. Yun na, ayun. Oh, kumbaga gets na. Oo. Hindi ka kasama sa diss track kung hindi mo ano, kung hindi mo gets yung ano, yung mga ganyang tinginan. Yes. Oy, sino naman yung ano, mabilis or madalas malasing sa inyo? Ito, bali sipit-sipitan na ito. Kala mo wala magulang eh. Ano ginagawa pag lasing? Bali yung katawan. Bali. Natulog kung san-san. Natulog. Oh, sa naabutan. Hindi niyo na ba nasubukang iwan siya dahil minsan pag tulog ka, ang hirap mong gisingin, 'di ba? Pagka namin sinasapan. Ah. Okay lang 'yan, malupit na rapper tayo. Oo. Oh. Minsan galing, 'di ba? Ganun pag may lasing na po eh. Alam ko malapit nga. Na rapper ka. Ba't lasing ka? Oo nga, dapat hindi nalalasing eh, no? Sanay na sa... Siyempre kasi ang gigs, gabi naman eh. Tsaka alam naman, hindi mo maiiwasan yun. Basta ano eh, kumbaga part na talaga yan eh. So yun lang, kailangan lang talagang, sabi ko nga, kung kaya mong ano, hindi malasing, hindi mas okay. Pero nako, yan. kung madalas malasing, siya ang madalas na ano pala. Siya madalas may hangover the next day. May time din pong din nalalasing to pag ano, pag merong ano. Kung ano. Masarap yung pulutan. Oo, yun. Yung ano lang mag-talk, baka ano, nasa live tayo. Oo nga eh. Parang pamilya eh. Oh, naglalaglagan na eh. Nabanggit nyo nga kanina, binabati nyo yung mga parents nyo, di ba? So, sa inyo ba, sino yung madalas pagalitan ng magulang? Wala na. Wala naman. Sakto lang po. Support naman. Support lang din. Oo. Ayos. Tapos, ano pa ba? Siyempre, pag mga grupo talaga eh, merong ano eh, sabihin natin, sino sa inyo yung madalas mapikon? O madaling ano, madaling mainis? May ganun ba? Wala din. Ayun. So, lahat para talaga kayong... Manhid na po kami. Manhid na. Real token po kasi kami pag nagjo-joke eh. Ikaw, ang pangit mo. Oo, ganun. Ang gali mo. Na-plastic ka lang namin. Oo. Oh, maganda yung ganun. Sabihin mo talaga ng totoo. Kasi pag may napikon, X na. Hindi siya para sa amin. Ayun. Pero ever since nag-start kayo ng 2015, eto na talaga yung lineup. Kasama yung sinabi niyong anim o nagkaroon din ng mga palitan or may mga nadagdag. Si Aaron, okay. si RJ, tsaka si Rodel. Okay. Si Zin.
Sila-sila lang po. Asan ka sa dumami na? Kasulat lang po talaga ako. Tapos siya po yung unang-unang naniwala sa akin tao na, oh, magaling ka sumulat. Baka gusto mo. Baka may grupo ka. Ay, baka wala ka pang grupo. Baka pwede ka sumali sa amin. Tapos ayun. Si Dan naman po, siya naman po yung galing sa kabilang grupo. May grupo po siya dati. Bali, ano, parang nagkaroon ata ng issues doon. Tapos dito na po siya sa amin, sumama. Ayun. Tukayo ko yung si Dan eh. Tukayo ko yan si Dan eh, kasi Dan din ako sa totoong buhay. Yung D sa DL, Dan yan. Baka pati sa ano, sir. Saan ba? Saan ba? Kaya dumumulutan ka rin ba? Ay, oh. Naman, oo. Sarap si Dan. Oo, syempre. Panalo yan. Nakakamiss din yung mga ganyang banding. Kaya nga sabi ko, natutuwa ako sa inyo kasi parang mag-tropa din, at the same time, grupo, and yung banding sa inyo, kahit papano, kahit sabihin natin pandemic ganyan, nakakapagsama-sama pa rin kayo para sa interview or sa ano. Kumbaga sinusulit nyo na lang pag magkasama kayo na, ano ba yan? Ibig sabihin pag magkasama kayo, matik, meron kayong gagawing kanta o dahil na-miss nyo lang isa't isa? Plano po. Nakaplano talaga. Meeting. Minsan inuman lang talaga. Yun, inuman lang, oo. Minsan record. Oo. Kasi maganda yung support system nyo eh. Kasi kumbaga, kung may isang mang nalulungkot or sabihin natin, syempre yung pandemic ngayon, parang minsan, ano eh, na naliligaw tayo. Diba? Yung parang iba yung nasa isip natin. Tapos, pag may grupo ka, tsaka merong karamay, kumbaga, mga tropa mo, may magandang, ano, kumbaga, communication. Pwede mong sabihin yung problema mo, pwede mong i-share. Ganun ba kayo? Hindi kayo, wala kayong mga sikreto, kumbaga. So, alam ng bawat isa yung ginagawa ng, ano, oo. Ayun. Family man po. Naks, oo. So, halimbawa sa... Ayan, oo, kasama. Pera, oo. Sino madalas mangutang sa inyo? Ay, ayoko na magturo po, ah. May pagkaiba po yung mangutang sa inyo. Ayoko na magturo, ah. Iba po yung ano, eh. Utang, eh. Mas maganda pa po pakinggan yung utang, eh. Kaso, hingi na lang, eh. Pwede bigay na lang eh, no? Oo. Tapos ayan, saya. Tsaka syempre ngayon, lalo na ang hip hop scene sa Pinas, mas umangat siya at nagkakaroon na siya ng ibang kumbaga nag-ibang level na. And kasama kayo doon sa grupo na 'yon. Ano ba 'yung masasabi niyo o tsaka ano 'yung mga napansin niyo sa pag-evolve ng Pinoy hip hop? Ano, mas na-acknowledge siya ngayon. Bali, mas pinapansin na siya ngayon. Mm-hmm. Marami na nakikinig. Tapos mas ano, tinatanggap na siya ng tao ngayon, hindi katulad dati na para sa dati, wala lang. Wala lang. Sinabing rapper ka, para kang dugyot. Mm-hmm. Parang ganun. Yung ngayon kasi halos lahat ng sumisikat na rapper ngayon, may napapatunayan. Correct, oo. Maganda na nga buhay nila ngayon. Mm. Tama. Anong difference nun dati? Kasi kung sabihin natin, 2015, may konting hindi pa ganun ka may konting challenges ganyan. Ano yung difference nung pag gumawa kayo ng kanta way back noong 2015 kesa nung gumawa kayo ngayon ng song? Mas nakaka-inspire ba yung ngayon dahil mas napapansin na o yung dati ganun pa rin yung attitude nyo ever since? Ganun pa rin yung attitude namin, wala namang nagbago. Parang kumbaga yung industry, yung internet na-upload. Mabilis. Mabilis ka na makakuha ng views. Hindi ka tulad dati, CD-CD ka lang, papain makikinig sa'yo, tropa mo lang. Tapos tatawanan ka pa pag rapper ka daw. Ikaw to. Ikaw to, ang pangit ha. Pinag-irapan mo isang araw, ililinisin sabay, ang pangit lang sasabihin ng tropa. Yun nga, di ba? Nakaka-discourage. Kasi marami din ako mga tropang rapper sa Cagayan de Oro, sa Cebu, ganyan. Tapos parang yung mga tinatanong ko kasi, yun din yung mga nararanasan nila or na-experience nila way back. Nung mga ganung panahon, early 2015 pa. Kumbaga, yung mga early 2000, 'di ba? Hindi pa naman masyadong uso yung Facebook, social media. So medyo in a way ang hirap maglabas ng kanta. Kumbaga, ang hirap pasikatin or ang hirap maiabot o i-promote, tama? Ang hirap iabot yung kanta mo sa lahat ng gusto mong makinig. Kumbaga, nasubukan niyo ba ang gumawa ng kanta tapos ibigay lang sa isang radio station, mag-submit ganun? May ganun ba kayong experience? Kasi nung nagra-rap kami dati, para sa amin lang yung kanta namin. Okay. Oo. Parang kami lang, gusto namin mag-rap. Hindi nga po namin expect na ano, may hahawak po sa amin. Ano. Kasi talagang gumagawa lang kami, release na kami na release. Bala kung may makinig.
Kung sino makinig, sino tumanggap. Okay. Salamat. Salamat. Pag hindi, okay lang rin. Kumbaga talaga mas inuna niyo yung passion niyo sa paggawa ng music, sa kumbaga yung love for hip hop. Hindi niyo muna inisip na hindi, pag naglabas tayo ng kanta, dapat kumita agad tayo. Walang ganun kagad eh, no? Wala naman kung ganun. Ito na nga po eh. Oo nga, ang galing-galing. Kasi, oo, oh, diba? Tapos ngayon, of course, masasabing blessed din kayo. And of course, natutuwa din yung lahat ng fans nyo, lahat ng mga nakaka-appreciate ng music nyo. Kasi, kumbaga, tuloy-tuloy pa din. Sabi nyo nga, ang dami nyo na release na kanta. And of course, ito nga, speaking of kanta, alam ko meron kayong bagong kanta na kalalabas pa lang. And yun, pag-usapan natin yung Dibali na lang. Tama ba? Lahat ba ito meron kayong kanya-kanyang contribution, kanya-kanyang verse, or kanya-kanyang sinulat na lyrics? Oo. Tapos biglang nabuo. Pero sabi nyo nga kanina, nung sumusulat, pag sumusulat kayo ng kanta, kailangan isang topic lang. Ito bang kanta na Dibali na lang? Kasi ang nakikita ko dito nung pinakinggan ko yung song, talagang malupit siya sa parang naging hugot din siya na tipong pagka hindi na maganda yung isang relasyon, pwedeng bitawan mo na lang. Oo. Ganun na lang. Oo, no? Para kumaga, i-sacrifice mo na lang kahit nasabihin natin. Minsan kasi, pagka nasa isang relationship ka, iisipin mo, sayang naman yung ano, yung years na pinagsamahan, tapos, di ba? So, ibig sabihin, yung ginawa, nung sinulat nyo yung Dibali na lang, wala kayong experience na ganito, na sa personal, o meron din? Oo. Sa akin po kasi, ako yung una talagang gumawa ng verse sa Dibali na lang. Mm. Yung verse ko na yun, last year pa po yun. Oo. Bali, pumasok lang po siya. Kasi, ano yun eh, about yung dati sa ex ko pa, pass na po yun, parang ano. Oo. Shout out mo. Ito na ako ngayon. Yung first verse. Ganito gawin mo. Notice me. Notice ka ngayon. Shout out sa'yo. Oh, shout out. Anong babalikan? Kanta ko po sa kanya yung dapat. Solo siya. Eh, wala po akong mapatungan na beat. Sakto po na may pinasang beat ito si Boss A. Tapos pinarinig ko po kay Cedric. Sabi niya, gawa na natin ng chorus yan. Tapos yan, gawin na natin kanta. Hanggang sa binuna po namin yung ano. Verse lang po yung ginawa ko. Ang gumawa talaga ng concept siya, ng chorus siya talaga. Si Cedric. Pinantay lang muna. Parang ino na lang, pinantay na lang doon sa verse na ginawa ko. Ganun. Mm-hmm. Kasi hindi ko nga po siya na-release last 2 years. Maganda rin po kasi yung Dibali na lang naisip namin kasi maraming nagpapakamartir masyado sa relasyon. Mm. Tama. Yung masyado. Tama. Pinakotay yung sarili nila. Okay lang, kahit niloko na ako, okay lang. Galing ganun eh, no? Ikaw ba? Kayo ba yung naloko? O kayo yung nanloko? Naloko po. Naloko. Ayun! Mabuti na yung malinaw. Nabudol sa pag-ibig ba yan? Yeah. Yes. Oo, di ba? Mga bashers, mag-rock kayo ngayon. Yun! speaking of bashers, sa tingin nyo ba yung Dibali na lang, sino ba yung kanino nyo gusto i-dedicate o sino yung gusto nyong makinig nung kantang to? Para kanino ba tong kantang to? Bukod doon syempre sa ex, pero sabihin yung as a whole, sa sino yung gusto nyong makarelate talaga sa kanta? Ano po? Para sa babae na nagmamahal sa tapos parang ano, vice versa. Pares lang po. Para sa kanila, para sa kanilang lahat 'yun. Para sa kanilang lahat. Kasi naman nakaka-experience ng ganun. Maging okay din kayo, kaya niyan, guys. Oo. Yeah. Kaya sabi mo sa inyo, 'di ba? Gawa kami next, mas masakit. Ayun. Ah, meron yung ano, yung XB, 'di ba? Hayaan mo sila. Oo. Ano naman po, Dibali na lang. Dibali na lang. Naman kami. Dibali na lang. Oo. Ang kiber, no. Okay. Oo. Kesa magpakamartir o kesa... Kasi sabi nga nila, syempre, para not to prolong the agony, di mas mabuti pang bitawan na lang. At di ba, yes. Pwede namang magpahinga muna yung ano, magpahinga muna yung heart kesa lagi ka nasasaktan. Nako, mahirap nga yung ganyang sitwasyon. And syempre, dahil yun nga, nung nirelease yung kanta na Dibali na lang, ano ba yung, kumbaga... yung process ng paggawa nito ilang araw ba o sabihin nating sabi nyo nga meron nang nagawa na unang verse pero paano siya nabuo ba siya during pandemic? Yes po. During pandemic.
Yung tinagal po niyan siguro mga 2 to 3 weeks kasi tuwing Saturday or Sunday lang kami nakikita. Siguro sa 1 month nakikita lang kami. Katulad nito, may interview. Oo. Oo. Dila po kami nagtatanong. May talagang plano talagang gawin. Yun, siguro mga 2 beses ang buwan ganun magkita. Kaya medyo natagalan kaya umabot ng 3 weeks pero kung magkakasama talaga kami. Yun, saglit lang talaga yun. Saglit lang. Kahit isang araw. Yung pag-record nito sa isang ano sa isang kumaga si, saan record sa studio din ba o dito po dito bahay lang po. Ayan oo diyan na yung recording and yun nga nabuo na agad siya yun galing so studio talaga sa ano maganda na solid ano lang parang home studio lang ganun oh saka mas maganda yan ngayon eh. Oh di ba kung kaya naman eh I mean kung kaya naman linisin yung ano di ba yung oo, yung quality ng kumbaga kung studio quality din naman why not kasi lalo na ngayon. 'Di ba? Ang hirap nga yung access sa ganyan sa studio and yun nga sa inyo advantage kasi may setup din kayo. So eto na nga dahil syempre yung Dibali na lang ay napapakinggan din sa Fresh FM sa mga hindi pa po nakakaalam. Pwede niyo po mapakinggan ang lahat ng mga kanta ng Disktrack sa freshfmph.com. Ayan po ang website. Like oh, di ba? Like na yung Fresh FM. Like yun. Subscribe nyo rin sa YouTube. Ayan, ako. Oh, ito yung opportunity na i-promote nyo yung social media nyo. Kanya-kanya social media tsaka yung as a group kung meron man this track. Go ahead. Na lang siguro. Sige, ikaw lang dyan. Sa page namin sa Facebook, pwede nyo kaming i-view doon tsaka i-like tsaka follow. This track, yung nakikita nyo sa screen, yung DISKTRACK. Makikita niyo yung picture naming lima doon. Yeah. Yun. Yun. Makikita niyo rin yung mga release. Ay, siguro ito na lang yung way natin. Parang sorry na. Bali, siguro ito na lang yung gagamitin namin way para mag-sorry sa mga nagalit sa video namin. Last oh, na naman. Umabot ng 1M views. Yun. Nag-tutuwin na nga eh. Pag-tutuwin yun na po siya. Sorry ha, sorry. Mag-sorry kayo kasi baka ito rin. Baka mag 1 million din tayo nito. So, yes. Kasama ako niyan. Kasama ako sa frame niyan. O yan, sige. Ano yung mensahe nyo? Oo, yan, sige. Go ahead. Hindi namin sinasadya. Gusto lang din namin magkatuwaan ng time na yun. Good vibes lang. Lilinawin ko lang, no? Yung kaya yung kanta na yun, kung pangat man sa inyo, yung mga tao na nandun, mga loyal yun lahat. Lahat, yes. Yung mga sahot-anak na yun. Kami. Trip-trip lang talaga. Trip-trip lang yun. Wala talaga kami pake na ano. Kung may magalit man, tsaka kami natuwa. Saan natuwa? Salamat. Na nagalit. Pero tingin ko naman, di na mag-viral yun kung di natuwa. Yun. Mas marami pa rin natuwa. Oo. Sa mga nagagalit sa amin, thank you. Kasi magto-2 MBs na. Ganun naman, you know? Oh, tsaka, ano, syempre, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanyang mga say ang tao, pero masubuti na rin na at least alam nila ngayon. Dito ha, exclusive sa Fresh FM, maraming salamat. At dito kayo... Oo, oh, sige, go ahead. Sa mga nag-comment dun sa video na yun, mahal kayo nun mga boyfriend nyo. Hindi sila itadamay. Hindi nila gagawin yun. Di lahat ng lalaki, ganun. Ginawa lang namin yun kasi may mga ganun. Di rin kami ganun eh. Di ba? No. Oo. Promote nyo nga yan. Oo, promote nyo nga yan para, ano, promote nyo nga yan para mapanood ko din. Hindi ko pa napanood yan eh. Search nyo po sa page namin sa Disktrack. Disktrack. Ayan, Facebook. sige. Ayun. Nandun po yun. Parang parody lang po siya ng isang sikat na kanta. Iniba lang namin po yung ano, lyrics. Ginawa lang po namin medyo kalokohan. Ayun. Oh, katawaan lang, di ba? Ganyan talaga. Tsaka ngayon, kailangan natin yan kahit papano ma-entertain man tayo. I mean, di ba? Masyadong seryoso ang lahat eh sa mga nangyayari. Pero bukod dyan, syempre nabanggit nyo Facebook. May YouTube channel din ba kayo? Yes, tsaka iba pang social media. Disktrack din po. Then sa Spotify, iTunes po, ganun din po Disktrack din po. Under po kami sa Sony Music Philippines po. Yes. Thank you. Siyempre, shout out to Sony Music Philippines. Maraming salamat. Shower out! At siyempre, naku, huwag niyong kakalimutan dahil ito na nga ang kantang Dibali na lang. Saan ba namin ito mapapakinggan, masistream? At siyempre, dito sa Fresh FM, pwede na lang i-request yan. Sa ano? Sa YouTube yun. Sa YouTube, sa Spotify, Amazon, sa... Ano ba?
Fresh FM. Fresh FM. Yan. Maraming na naririnig yan. Lahat ng kanta namin. Thank you so much. Oo. Oh. Tsaka sabit nyo lang lahat. Oh, lahat ng gawa nyo, lahat ng binibigay ni Sony Music, and of course, yung ibang mga songs nyo, if gusto nyo ibigay sa amin, and of course, we will be happy to play yung mga kahit yung mga past songs na, di ba? So, alam mo yan. Kasi, ang Fresh FM naman, we support local and especially OPM, di ba? So, atin naman to. And yun, masaya lang na makita yung tulad ninyo na grupo na nakaka-inspire. Ano ba yung message nyo sa mga fans ninyo, sa mga bashers, sa lahat-lahat? Yung, kumbaga, gusto nyong sabihin sa kanila, bukod sa yung sorry kanina, pero eto naman yung message nyo sa, syempre, sa mga sumusuporta sa inyo. Yun, sa mga sumusuporta sa Disktrack, syempre, maraming salamat. Kundi dahil sa inyo, wala rin siguro kaming views. Wala rin. Yung mga nagmamotivate na ang gagaling nyo, salamat sa inyo. Doon naman siguro sa mga bashers, okay lang kung ayaw nyo kami. Basta kami gagawa lang kami ng kanta hanggat gusto namin. Kasi kami to eh. Yeah. Mm-hmm. Bashers lang, bashers, okay lang yun. Natural lang yun. Manhid na kami sa isa't isa sa pangasal. Kaya yung mga nonsense na ano, di na nakakatulong. Masasa rin ka pa na di mo kilala. Mas lalong di ka masasaktan. Mas lalong wala kami pack eh. Uh-huh. Nonsense. Wala kayong mapapala sa amin, kakabash nyo, wala rin kami mapapala sa inyo pag pinatulong namin. Hindi na kong magkakagano, no? Correct, real talk. Oh, kasi alam niyo kasi yung mga ganyan talagang ano eh. Sabi natin nandiyan 'yan pero hindi natin sila makokontrol. Pero pag hindi mo naman pinansin, okay lang naman eh. Kumbaga hindi ka dapat nagpa-apekto. Gawin niyo lang yung kung ano yung alam niyo kaya niyo gawin, tsaka syempre mas kilala niyo isa't isa. So suportahan lang, 'di ba? Tulad ng lagi niyo ginagawa, solid yung grupo. Oo, salamat diba? Pa rin sa kanila kahit kahit basher sila. Kahit mga hindi maganda yung mga nababasa, okay lang. Salamat pa din. Ganyan oo. Oh. Kumbaga, just ano lang. Kumbaga, hayaan nyo lang. And continue to make music. And of course, kami dito sa Fresh FM, we would like to congratulate you sa bago nyong single. And eto nga, at I'm sure, hindi to ang first and last. Pagka sa susunod, balik kayo. Huwag kayong magsasawa, ha? Yes naman po. Salamat po. May next kwentuhan pa tayo din. Ay, oo. Siyempre, oo. Sa susunod, kasi actually, tagig kayo, di ba? Bandang ano lang ako eh. Bandang Paranaque lang ako. Ngayon lang, nasa Bataan ako. Pero pagka... pagka nakabakante, pag okay na lahat. Yun. Personal na. Oo. Makasama man ako sa inyo or sa any of your gigs, makapunta lang. So, alam naman natin, yun yung mga namimiss natin eh. Kayo ba, anong last na tanong na lang? Pagka okay na lahat, post-COVID, ano yung una nyong gustong gawin? As a group, ha? Perform po live. Perform. Sa mga stage sa okay. Mga music videos para hindi na limited yung lugar na pwedeng puntahan. Oo. Oh. Napansin ko yung mga music videos ngayon, puro studio-studio eh, no? Puro CGI. ganun eh. Pero mas maganda pa rin yung merong touch ng nature or lahat-lahat ng sa kahit anumang, kumbaga, yung maganda yung environment, ganyan, yung setting. But anyway, ayan, syempre, maraming salamat sa Disktrack. I know, baka meron sa inyo dyan, abutin ng curfew. So, tapusin na natin to. And of course, nakaka-enjoy, nakakabitin, pero maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, sa YouTube Live. And once again, huwag nyo kakalimutan, di bali na lang ang kanta ng Disktrack. Pwede nyo i-request dito sa Fresh FM. Pwede nyo ring i-vote sa aming weekly 40 countdown na nagaganap tuwing Sabado kasama si Dom Holiday, 10 a.m. to 2 p.m. So pwede kayong mag-vote. Paano mag-vote? Madali lang. Punta lang kayo sa freshfmph.com o di kaya sa mychartfills.com. Ayan. So maraming salamat. Dagang salamat syempre sa Disktrack once again. At Hi from Dubai. Yun, mga last shout out bago tayo magtapos. Shout out sa inyo lahat diyan. Oh, mag-sorry na kayo kay ano, sino ba yung my curfew? Mag-sorry na kayo kung halimbawa masaraduhan. Ma, pauwi na ako. Ayo. Naku, maraming salamat and of course thank you to Sony Music and once again, ayan, maraming salamat mga brother at good luck sa music ninyo and stay safe always. Thank you po. Kayo din, stay safe din. Sa inyong lahat ng mga nanonood, stay safe sa inyong lahat. Yeah. Ayan. Keep safe. Thank you. Disktrack. Fresh FM. Yeah. Like nyo na, huwag na kayo mag-isip. Yeah, boy. Like, share, subscribe.
Thank you so much. This has been FreSH Sound. And of course, don't forget to listen FreSH FM, your favorite hit music station. Ayan. Stay safe, guys. Maraming salamat sa inyo. Thank you, po. Salamat. Bye-bye. Ingat daw.